Unang batch ng mga pula at puting sibuyas na inangkat ng Pilipinas, narito na sa bansa. Department of Agriculture, pinalalakas naman ang pag-uugnay sa producer ng sibuyas sa mga institutional buyer para hindi malugi ang ating mga kababayang magsasaka nito. Ang sentro ng balita niyan, mula kay Clazel Pardilla, live. Angelique, dumating na sa Pilipinas ang mga imported na sibuyas na pinayagang angkatin ng Department of Agriculture. Ayon sa Bureau of Plant Industry, 32 container na pulang sibuyas at 16 na container na puting sibuyas ang lumapag sa bansa nitong Biyernes at Sabado na pawang galing sa China. Aabot ito ng 1,200 metric tons na unang batch mula sa inaprubahang 21,000 metric tons na maaring angkating sibuyas. Sabi ni DPI Director Glenn Panganiban na sa cold storage facilities na ito bilang bahagi ng second border inspection. Narito ang kanyang pahayag. Sa ports natin, hindi naman lahat siya nabubuksan eh. So kapag ka nasa second borders na makikita hanggang loob, baka kasi mamaya may inihalo o ano. So we can make sure na kung ano yung laman talaga ng whole container, makita talaga natin. Within this week, Angelique, inasahan ng DPI na makakarating na sa merkado yung mga imported na sibuyas. Pero ang Makabayan Block naghain ng resolusyon para harangin ang pagdating ng imported na sibuyas upang abatan ang posible umanong epekto sa mga lokal na magsasaka. Ngunit para kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar, dapat nang ilabas ang mga imported na sibuyas sa merkado at huwag nang magparating uli hanggang hindi pa natatapos ang harvest season. Para sa senadora, hindi makakaapekto ang 5,000 metriko toneladang sibuyas sa mga magsasakayan lamang kasi yung volume, Angelique, na nakahabol sa importation application. Una nang sinabi ng DA na maibibenta sa halagang 80 pesos per kilo ang imported na sibuyas kung ang landed cost ay papatak lamang sa 10 piso kada kilo. Samantala, pinaigti ngayon ng DA ang market linkage. Nasa 89 na institutional buyers gaya ng mga hotel at restaurant ang direkta nang mamimili sa mga magsasaka linggo-linggo. Kabilang sa mga natulungan ng ahensya ngayong harvest season ay ang ilang nawalan ng mahal sa buhay na magsasaka dulot ng bagsak presyong sibuyas noong 2021. Kahapon ay 4,000 sibuyas ang naibenta sa isang sikat na burger franchise mula sa isang farmers cooperatives. Sa ngayon, Angelique, ay nasa 110 hanggang 170 pesos ang farm gate price. At ang good news, Angelique, mula doon sa 720 pesos na kada kilo ng kada sibuyas noon, no, December, ngayon ay nasa 200 hanggang 350 pesos na lamang ang retail sa mga pangunahing pamilihan dito sa Metro Manila. At ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Rex Estoperos, wala nang nakikita na shortage sa sibuyas ang ahensya ngayong gumugulong na ang anihan at pagdating ng imported na sibuyas. Angelique. Okay, may mga sinasabi ang ilang pinuno ng samahan ng mga magbubukid na bagamat maganda yung merong institutional buyers, eh ang problema daw, kapag nagtanim ang mga magsasaka, inuutang nila ito, no, sa mga financier. At yung financier na yan, sila rin yung pinangako ang bibili ng kanilang mga produkto. So in short, yung mga institutional buyers, although sila yung bibili, pero committed na yung mga magsasaka dahil yung mga magsasaka ay pinautang ano ng mga bibili sa kanila. Ano ang maaari kayang maging tugon dyan ng DA?
Angelic, nagpuputol-putol lamang yung linya. Pero kung naintindihan ko ng maayos yung tanong, ang Department of Agriculture ang gagawin simula ngayon ay kakausapin na talaga yung mga institutional buyers tulad na lamang ng mga hotel at ng mga restaurant para magkaroon ng commitment sa mga farmers cooperatives na sila na mismo yung bibili sa mga magsasaka at mabibili ito sa magandang presyo. Ayon sa Department of Agriculture, Angelic, babantayan nila yung farm gate price ng mga lokal na sibuyas dahil ayaw na nilang maulit yung dating bangungot ng mga magsasaka na bumagsak yung presyo at napilitan nga yung ilang magsasaka na gumawa ng mga paraan na hindi nila gusto gaya na lamang ng pangungutang at maibenta yung kanilang mga lupain. So yan yung inaabatan ngayon ng Department of Agriculture. At Angelic, dagdag ko lamang na ang DA ay nag-aalok ng mga credit assistance at mayroong mababang interes. Malayo yan doon sa mga iniaalok ng mga traders, no, o kung sino mang mga nagpapautang. Kaya ayon sa Department of Agriculture, ang pinakamaganda pumunta sila sa mga regional offices o kaya lumapit sa mga land bank, no, kung saan talagang very low interest yung ibinibigay para naman makabawi yung mga magsasaka magkaroon ng magandang puhunan at mabilis na mabayaran yung kanilang mga utang. Angelique. Okay, maraming salamat, Lizelle Pardilla.